Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, January 20, 2022. Kung mapapansin niya po natin sa ating satellite image na magiging maganda pa rin po ang lagay ng ating panahon at ang nakaka-apekto pa rin po sa atin yung ating amihan at yung shear line na nakaka-apekto dito po sa may parte ng Bicol Region at ilang bahagi ng Visayas. At kung mapapansin natin meron po tayong makakapal na kaulapan sa labas ng ating bansa at ayun nga po sa ating advanced weather forecast, meron po tayong isang posibilidad na unang bagyo o low pressure area na papasok sa ating bansa. Kung makikita natin yung mga area na posibleng makaranas ngayon ng mga pag-ulan, check natin yung zoom view ng ating satellite image. Dito nga po sa extreme northern Luzon, magiging malamig pa rin ang lagay ng panahon at asahan pa rin natin yung mga paminsan-minsan na biglaang mahina at katamtamang pag-ulan dahil pa rin po yan sa ating amihan. Makakaranas pa rin po ng malamig na panahon hanggang dito po sa may Metro Manila at ilang bahagi po ng Bicol Region. Magiging maganda naman po ang lagay ng panahon dito po sa may Mindoro Province, maliban lamang po dito sa may Bicol kung saan nga po nakaka-apekto yung ating shear line. May mga posibilidad po tayo makaranas dyan ng mga pag-ulan, lalo po sa mga oras na ito, dito po sa may parte ng Catanduanes. Sa may Visayas areas naman nga po, kung mapapansin natin, may mga posibilidad din na pag-ulan dito, lalo-lalo na po sa may area ng Northern Samar, Eastern Samar at maging sa may Samar, may mga posibilidad po tayo dyan na mga mahina at katamtamang pag-ulan. And the rest of Visayas, magiging maganda naman po ang lagay ng panahon. Dumako naman tayo sa may Mindanao kung saan nga po nakaka-apekto yung ating may mga makakapal na kaulapan dito. Ito nga po yung ating localized thunderstorm. So may mga posibilidad po na pag-ulan mararanasan dito po sa may Cotabato, sa Pagadian hanggang dito po yan sa may Bipolog. Mahina at katamtamang pag-ulan, posibleng maranasan din po sa General Santos. At the rest of Mindanao, magiging maganda naman po ang lagay ng panahon. Dumako naman tayo sa Palawan kung saan nga magiging maliwalas din at maganda ang lagay ng panahon sa may Palawan. Makakaranas po tayo dyan ng mga isolated rain shower, kaya asahan na rin po natin yung mga mahina at katamtamang pag-ulan. Dumako na tayo sa ating advanced weather forecast kung saan nga na may posibilidad na sama ng panahon na papasok sa ating bansa. Pagdating nga po ng January 21, tuloy-tuloy nga po makakaranas ng pag-ulan ang Bicol Region at maging sa may Polillo Island makakaranas na rin po ng pag-ulan. At by January 22, mapapansin natin may possible low pressure area na po tayo dito po sa eastern section ng Mindanao sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. At pagdating po ng January 23, ito nga po yung ating low pressure area. Ito nga po ay may posibilidad na pumasok ng ating power line. At pagdating naman po ng January 24, ito nga po as low pressure area pa rin. Dito nga po sa eastern section ng Mindanao, ito nga po ay may posibilidad na magpaulan sa may Mindanao. At pagdating po ng January 25, ito nga po ay magpapaulan dito sa malaking bahagi ng Mindanao hanggang Visayas at aabot din po ito hanggang dito po sa may Bicol area. Pagdating naman po ng January 26, mapapansin nga po natin pag nandito na po yan sa Sulusi, dito nga po ay may posibilidad or may tendency or may chance po siyang mag-intensify into tropical depression or mahinang bagyo. At ito nga po ay tatawid ng Palawan. By January 27, mapapansin nga po natin, ito nga po ay tatawid ng Palawan as a tropical depression. Ayun po yan ngayon sa ating advanced weather forecast. At again, inuulit natin, mahaba pa po yung range ng ating advanced weather forecast. Malaki pa po yung chance na ito po ay magbago ng direksyon or posibilidad na isang low pressure area lang na papasok at lalabas sa ating bansa. So makakaranas din po ng pag-ulan ang malaking bahagi ng extreme northern Luzon, Luzon area, makakaranas po ng heavy rainfall. By January 28, mapapansin nga po natin, ito nga po ay lalabas ng landmass ng ating Palawan at makakaranas pa rin ng mga pag-ulan na malaking bahagi ng Luzon,
Even Metro Manila makakaranas po ng mga pag-ulan, Bicol Region, at kung mapapansin natin na halos buong bansa ay makakaranas ng posibilidad na pag-ulan. Sa ngayon po, ito pa lang po yung available data natin para sa ating advanced weather forecast. Iba yung pag-iingat na po agad sa ating mga kababayan na posibleng daanan nitong sama ng panahon na ating nakita sa ating advanced weather forecast. Manatili tayo nakatutok sa ating advanced weather forecast para po sa mga posibilidad na pagbabago itong minomonitor nating sama ng panahon. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo palabi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note the copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.